Ayan! Kailangan maraming ilaw para maliwanag ang malaki naming bahay. Hindi na lang ito nakadrawing sa isang papel. Ang nakitira dyan sa malaking bahay na yan. Si tatay naman, hindi lasing. Si kuya. Si bunso. At syempre si Whitey. Oha, bongga! Bongkang-bong, ano pagkain? Tay! Tay, ito na ho yung huli natin sardinas. Hindi naman kong bahala. Ako sabi ko si maming bukas. Sino? Ito na ho. Ano yan? Ito, Tay? Tay, drawing ko po ito. Ang ganda po, no? Sabi po kasi ng teacher namin, i-drawing ko daw yung pangarap ko sa buhay. Kaya nag-drawing ako ng malaking bahay para sa atin. Tsaka nga pala, Tay. Next week na po yung graduation namin. Alam mo nang hindi ako pumupunta sa mga ganyan. Opo. Pero Tay, baka pwede po si Nanay. Tubig. Wala ho eh. Nasa trabaho yung tatay ko. Ah, ako po yung nanay niya. Nakiusap sa akin si Ike, baka pwedeng dumaan daw ko dito sa graduation mo. Ano? Anak, ang laki-laki mo na. Ang pogi-pogi mo pa. Sana, akin ka na lang. Isgera, Micaela. Gather Paul Rocky. Teenager si nanay nang nabuntis siya sa akin. May-ari dati si tatay ng isang kasa at isa si nanay sa mga babaeng nagtrabaho roon. Baby pa lang ako nang naghiwalay sila at simula noon, isang beses ko pa lang nakita si nanay sa buong buhay ko. Bili mo muna ako ng isang bote nito, pwede. Ano kayo, Tay? Tama na ako. Ano? Tama na? Ako sinasabihan mo ng tama na? Bugang bo! Ah, ano ka ba? Ha? Sino ka ba? Ha? Anak kita! Kung ako pinagsasabihan! Wala kang putang kaloob! Ano ka nung sarili ha? Bugang bo!
Baka hindi ako kayang tanggapin ang mga magulang mo. Lagi mo nang ginawa ko si Aston. May mali pa sa akin. Tumika ka sa akin? Tumika! Wala! Walang mali sa'yo! Wala! Pag ako nagkapamilya, hindi ako tutulong sa mga magulang ko. Tama pa yung narinig ko? Magkakapamilya ka? Mag-aasawa ka ng babae? Bakla! Ikaw mamatay ko yun. Ipalilibing pa kita. Ikaw kung ano-ano mga naiisip mong kalokohan. Bumalik ako sa kalye, determinadong kayanin na ang buhay mag-isa. Desidido akong mayroon pa rin marating sa kabila ng lahat. Bong, pakabilisan ha, kulay yung pinggan natin. Salamat po. Sakto yan kasi pumapayat ka. Josephine, nagsimula akong maniwala na pwede ko ngang matupad ang mga pangarap ko. Masaya naman ang aming naging samahan, pero gaya ng sa mga pelikula ni na Sharon at Gabby, meron pa rin talagang humahadlang. Pupunta na akong Japan, Bong. Magiging entertainer na ako dun. Malapit na rin akong umalis. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ikaw ba may gusto niya, no? Ang pamilya mo? Alam kong ayaw ko ng pamilya mo. Pero ginagawa ko naman lahat para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Kaya nga ako nag-waiter. Naasahan ako ng pamilya ko, Bong. Kailangan kong gawin to para sa kanila. Bong, lagi naman akong babalik eh. Gagawa ko ng paraan. Walang magbabago pa sa atin. Paano mo naman nalaman yun? Sige naman oh. Please. Mas magiging mahirap sa akin ang pag-alis kapag alam kong hindi okay sa'yo to eh. Sige, ha? Dakihanan natin to, ha? Kahit magkalayo tayo, walang magbabago, ha? Doon ko na-realize na kailangan kong lalong magsikap. Nakulang pa ang lahat ng ginagawa ko para umasenso. Excuse me, ma'am? Wow, talaga. Ang galing mo. Ang bilis mong pumika. Uy! Salamat po, Mama. Galing. Wow! Aba, pwede na tayong maghanap ng employer sa Saudi, anak. Talaga ho? Mm-hmm. Mama, gusto ko po talagang mag-abroad. Walang problema. Pero bago mo gawin yun, gusto ko sana makipagkita ka muna ulit sa tatay mo. Ano ka ba? Bong, napakatagal na lumipas ang panahon yun. Kung ano man yung naging away mo ng tatay nyo, tapusin nyo na. Move on.
Ang sabi ko ho sa sarili ko, kasi babalik lang po ako doon kapag may narating na ako. Ako po lumayas eh. Kaya kailangan ko pong panindigan. Tsaka baka pag bumalik po ako doon, wala akong nagawa eh. Baka pagtawanan niya lang ako. At sa paligay mo eh, ikatotawa yun ng tatay mo? Buong kong natatandaan mo, ha? Kagraduate ka nun. Ang hiling mo sa tatay mo, gusto mo makita nanay mo sa graduation. Alam mo ba, kinuusap ako ng tatay mo? At pinapahanap sa akin si Aging? Dahil yun ang iyong special request. Mahal na mahal ka ng tatay mo, Bong. At alam kong isa lang nararamdaman nun. Pag nakita kayo ulit, kaligayahan talaga. Tuwa. Ay! Dali! Halika! Pumasok ka! Andito'ng anak mo! Umaiwan ko muna kayo, bibila ko merienda. No, tama na yung drama. Tapos na. O, eto. Pag-aalam mo lahat dyan, ha? Mabigat po siya, mama. Oo, mabigat talaga. Kasi bigat siya na magiging obligasyon mo para sa iyong career dito sa Saudi. Okay? Mapangit, Papa. No! Go! 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 Boom! Boom! No. My wife wants a dress for a party and I want you to design it. Me? Yes. You. Noon, unti-unti ko nang napasok ang mundo ng pagiging ganap na fashion designer at nagsimulang makapagpadala kay tatay at kinasal na rin kami sa huwes ni Josephine. Hindi ko akalaing magiging parehas kami ng kapalaran ng anak ko. Pero sisiguraduhin ko na magiging maganda ang kinabukasan ni Andre, na kahit na anong i-drawing niya sa papel, kayang-kaya kong tuparin. Hello, auntie. Oh, patawag ka. Bong, ang tatay mo sinugod sa ospital. Critical ang kondisyon niya. Okay. Sobra tayo. Naging instrument ang ABS-CBN International para magkaroon ng katuparan ang kagustuhan kong tumulong at mangyari ang Rock the Runway Benefit Show. People always ask me where I get inspiration. I design based on my mood. Kapag malungkot,
Makulay ang damit. Kapag masaya, may lumbay ang design. Pero naisip ko, baka sadyang lumalabas lang din sa mga disenyo ang aking pinagdaanan sa buhay. Minsan, masalimuot, mahirap, masaya, may tamis ng tagumpay. At higit sa lahat, kahit gaano kaimposible ang pangarap, kapag naniwala at pinanghawakan, siguradong ito'y matutupad. With much love, Bong.